Hey, what's up guys? Jay here from Camotic Reviews. Today, magkakaroon tayo ng review ng wireless Bluetooth mic na to. Ang Smart Mic Plus ng Sabintech. Ano pang hinihintay natin? Let's do this! Full disclosure, pinrovide sa atin ng Sabintech ang mic na nire-review natin ngayon. Pero as usual, hindi natin sila binigyan ng preview ng ating video. So makakaasa kayo ng ibibigay natin ditong review is our honest take on this product. Bago tayo mag-test ng pag-capture ng sound ng mic na to, pag-usapan muna natin yung mic mismo. So maliit lang siya and also magaan. Declip siya. And then sa baba may makita kayong micro USB port para sa pag-charge ng mic na to. Sa gilid, mayroon kayo magitang red na button na on and off button niya. And then at the same time, yan na rin yung button niya sa pagsagot and sa pagbaba ng calls. May makikita rin kayong pinaka-grill dito, which is yung mic mismo. And sa taas, meron siyang 3.5mm jack na pwede niyong pagkabita ng earpiece. And then itong maliit na ilaw dito, that's just your light indicator. So, i-test na natin tong mic na to. Ang gagawin natin, magre-record tayo ng video using our iPhone 12 Pro. So, magre-record muna tayo using yung native na mic ng ating iPhone. And then, magre-record ulit tayo using ito namang Smart Mic Plus as our wireless Bluetooth mic dun sa nire-record nating video. Again, using our iPhone 12 Pro. Now we're recording this video using our iPhone 12 Pro. Ang gamit nating camera app is yung native na camera app lang ng iPhone 12 Pro natin. At ang gamit nating mic is yung native na mic lang ng phone din natin. As usual, we are just recording this as raw. Hindi natin i-edit or in-edit sa post itong recording na to. When it comes to the room, tahimik naman. Meron lang tayong aircon na medyo may onting bugong. At saka bukas yung ceiling fan natin. So, wala rin masyadong ingay sa labas ng room. So, medyo tahimik. So, ganito yung magiging, or ito yung sound niyan kapag native na mic lang ng iPhone yung gamit natin. Now, we're recording this video using the Smart Mic Plus as our mic. So, ayan, nakaklip siya dito. So, ito yung sound niya. No? And obviously, this is wireless Bluetooth connection, so kahit lumayo-layo tayo sa camera natin, pareho lang yung audio levels, as long as ito of course is malapit pa rin sa atin. So ito yung magiging sound niya, no? Ngayon same settings pa rin tayo, meron pa rin tayong aircon na may ugong and then may ceiling fan and then medyo tahimik dito sa room natin. So ito yung mic natin, tanggalin ko lang just to have an idea, kunyari ilalayo ko kung gaano magiging sensitive yung sound, no? Ayan. And itong mic na to, I think, is omnidirectional. So, kahit iikot-ikot ko siyang ganyan, magiging pare-pareho lang yung level ng sound. So, ayan yung sample na sound nitong mic na to. Now, itong mic na to, meron na rin siyang kasamang windshield doon sa box. So, ito, gamit natin ngayon yan. Ang purpose niyan is kapag, let's say, windy sa pinagre-recordan nyo, let's say, outdoors, nagvo-vlog kayo, and medyo mahangin, so pampabawas ng ugong ng hangin. So try natin ngayon, hihipan ko lang to. So ganito yung sound yan kapag nakalagay yung windshield. Yan, and then tatanggalin ko para makompare natin yung sound, no? Ito pag walang windshield. Alright, so yan, ganyan yung comparison. So ito, kasama na yan mismo sa box din. Kasama na nga din pala sa box nitong mic na to is itong single earpiece na to na may 3.5mm na jack. So, pwede nyo itong i-connect dun sa 3.5mm na butas nitong mic. And pag nilagay nyo siya, effectively, meron na kayong wireless na Bluetooth na headset. Meron kayong mic at saka meron na rin kayong earpiece. So, let's just say, nagpa-play kayo ng YouTube or ng Netflix or nakikinig kayo ng Spotify Music. Dito nyo na mapapakinggan yan sa earpiece na to. Kasi nga, parang naging Bluetooth na headset na to. But then at the same time, pwede nyo rin tong gamitin as your monitoring para dito sa mic ninyo. So ngayon, naririnig ko actually yung boses ko dito sa mic na to. So may idea ako ng quality ng sound na nakakapture ng mic na to kasi naririnig ko dito.
The good thing is, dun sa mga naiilang kapag ka naririnig na yung sarili nilang boses dun sa mga ganun nga, no, pag may mic monitoring, pwede nyong i-off yon doon sa app na kasama nito or na i-download ninyo sa App Store para sa mic na to. So, there you go. No? Pwedeng naka-on or pwedeng naka-off yung mic monitoring na yon. Balik na tayo dito sa main camera natin and ito na ulit yung pang-record natin na mic. Now, itong Smart Mic Plus nga pala, no, kapag ka nakakonect yan sa mga phone ninyo, whether be it iOS device ninyo, yung iPhone ninyo, or sa Android phone ninyo, make sure na kapag magre-record kayo ng vlogs ninyo, gamitin nyo yung app niya mismo, which is yung Smart Mic Plus. Available yan both sa App Store at saka sa Play Store. Ang reason kasi niyan, no, minsan yung mga native na camera app ng mga cellphone natin. So in my case, both itong iPhone 12 Pro ko at saka yung Galaxy S21 ko, yung mga native na camera app niya hindi pa nagsusupport ng mga third party na wireless Bluetooth mics. So kapag nagre-record ako sa native camera app nito or using the native camera app, ang ginagamit pa rin niya is yung native na mics nitong mga devices na to kahit na nakakonect na itong Smart Mic Plus. So, ang solusyon dyan is gamitin nyo nga yung sinasabi ko kanina, yung app na para sa kanya mismo, yung camera app niya, which is yung Smart Mic Plus. Maganda naman yung app na yon. Meron lang, pwede na kayong mag-mix mismo ng audio doon real time, and then pwede nyo i-on and off, no, yung pag-monitor ng boss ninyo. And then may mga iba't iba pa siyang features, meron na ring filters, meron pang PIP, and then pwede nyong gamitin yung front camera and back na camera at the same time. So marami na rin kayong pwedeng magawa dun sa mismong app nito, no? So in that way, kapag yun yung ginamit nyo, ito na yung gagamitin niyang mic mismo. So make sure na yan ang gawin ninyo, no? Dahil yun nga, no, mamaya magtaka kayo bakit nagre-record kayo ng video ninyo using this or nakakonect na to tapos ang gamit yung native na camera app, yun yung dahilan niyan, no? So make sure na i-download nyo yung Smart Mic Plus app kapag gagamitin nyo to as your mic para sa pagre-record ng vlogs ninyo sa cellphone ninyo. So tuloy na natin usapan tungkol sa mga app compatibility, no? Tinry ko itong gamitin sa Facebook Stories, sa IG Stories, and also sa paggawa ng content sa TikTok na ito yung mic ko, and I can confirm na hindi pa siya compatible doon or hindi pa siya gumagana doon. Kapag ka nag-record ako, even nakakonekta sa cellphone, ang nagagamit pa rin na mic is yung native na mic nitong cellphone ko. Now, sa app na kung saan gumana siya, so gumana siya sa Zoom nung tinry ko, gumana rin siya sa Facebook Messenger na video call or audio call lang. And then, gumana rin siya sa Google Meet, sa Teams, sa Skype, sa WebEx. So, dun sa mga apps na pwede kayong mamili ng audio source, gumagana tong mic na to. So, may mga apps na gumagana siya, meron din mga apps na hindi siya gumagana. And also nga pala, gumagana rin siya sa calls. Let's say, may tumawag na sa cellphone nyo, normal na call, pwede nyo itong gamitin, no? Na ito actually, ito na nga yung magiging parang pwede yung pang-pick up ng call saka pang-drop ng call itong red na button dito. So, there you go, no? That's some ideas regarding sa mga supported na apps nitong mic na to. So, what do I think of this mic? So, kung nag-vlog kayo and ang inyong main camera sa pag-vlog is yung cellphone ninyo, this is a really good option as your wireless mic. So, para hindi kayo limited ng kable and also clear naman yung pag-capture nito ng sound, lalo na sa boses. So, this is a good use case for that. Just make sure na i-download ninyo yung app na para dito sa mic na to para makapture yung audio ninyo habang nagre-record kayo ng video using your cellphone. Another use case na naisip ko dito is let's just say for online talks or online classes, online teaching, or yung mga webinar, no, yung mga sa Zoom or sa Skype or sa WebEx or sa Teams meeting, Google Meet, yung mga ganyan. This is a really good use case pa din or use case for that, no? Because let's say lagyan mo lang nito, again, meron na kayong Bluetooth na headset na napaka-discreet, hindi masyadong nakakailang doon sa kausap nyo. Kapag tinignan kayo is parang yun nga, no? Kasi for example, for me,
Minsan pag nag-webinar ako, ito yung gamit ko. May, so talaga akong ganito and ganito yung mic ko. And minsan, no, while maganda naman talaga na-produce sa sound niyan, kaso minsan yung iba parang nailang kasi parang ang dating parang radio DJ. pero yun nga, webinar yun, di ba? So, this can be an alternative for that. No? So, simple, suot nyo lang itong earpiece and then this, and hindi na masyado nakakailang. Maririnig nyo pa rin yung mga kausap nyo through this. So, there you go. No? Yan yung mga parang naisip kong magandang paggamitan nito. Of course, medyo may limitation sa mga ibang apps, pero dun sa mga apps na gumagana to, I think this is a really good mic. Anyway, that's what I think of this mic. Kayo, what do you think of this mic? Let me know sa comment section below. And by the way, if you enjoyed this video, give it a thumbs up. If you don't, give it a thumbs down. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you in the next video. Peace out.